Hello guys! So ito ang mga paraan para pataasin or i-boost ang ating libido sa natural na paraan. O paano nga ba? Ano ba ang libido? Libido yan po yung gigil. Gigil sa usapin sa talik. Ibig sabihin sa salitang kanto o pataasin ang libog sa katawan. Bakit ganyan ang pag-uusapan natin? Kasi sa panahon ngayon ay lalo na pag nagkakaedad na ang tao ay nababawasan at bumababa ang libido o yung libog sa katawan minsan. Wala nang hilig, nawawala na yung hilig sa talik, ganon. So ito ang mga paraan para ating i-maintain o pataasin ang ating gigil sa bagay na yan o sa usapin sa SEX. Hello guys! So ito ang mga paraan para pataasin ang ating libido. Let's go to number 1. 1. Mag-ehersisyo ng regular. Ang regular na ehersisyo ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa katawan at makakatulong sa pagtaas ng libog. So ayun po, number 1 ay ang exercise. Importante yan kasi sa pamamaraan ng pag-exercise ay mas nabuboost ang circulation ng dugo sa buong katawan, lalong-lalo na sa mga ating mga ugat. At syempre, ang pag-exercise ay nakakabuti sa puso, which is responsible sa circulation or pag-pump ng dugo sa buong katawan. So ayan po, mag-exercise ng regular. Number 2, kumain ng malusog na pagkain. Ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa prutas, gulay, at lean proteins at mababa sa processed na pagkain at asukal ay maaring makakatulong sa pagpapabuti ng kabuuan, kalusugan, at pagpapataas ng libog. So ayan po, importante ang tama at mahusay at malusog na pagkain or diet. Napaka-importante po yan o napakahalaga ang kinakain natin sa ating buhay na SEX. Kasi pag ang kinakain mo ay puro basura, ay walang mangyayari sa kalusugan mo. Sa halip ay ikaw ay magkakasakit at maapektuhan ang inyong libog sa katawan. Yan po ay katotohanan lamang. So let's go to number 3. Magpahinga ng sapat. Ang sapat na tulog ay maaring makakatulong sa pagpapahusay ng antas ng enerhiya at pagbabalanse ng hormone levels na maaring magpataas ng ating libido or libog. So napakahalaga at napakaimportante ng sapat na pahinga. Ganyan talaga. Ang tao, ang katawan natin ay kailangan din ng pahinga. At ang isa dyan ay ang tulog. Napakahalaga ang sapat na tulog para makapagpahinga at makapag-rejuvenate ang ating katawan sa mga pagod na nangyari sa maghapon, sa trabaho, at kung saano man ang ating mga pinagkakaabalahan. So ayun po, number 3 ay ang sapat na pahinga. Number 4, alagaan ang iyong katawan. Ang pakikipag-ugnayan sa inyong katawan sa pamamagitan ng pakikipagtalik ay maaring mapapataas ang libido or libog. So ayan po. So talagang ano, alagaan mo rin ang inyong katawan. Ibig sabihin, alagaan mo ang inyong kalusugan. Kasi pag malusog ang inyong katawan, ay kasunod niyan ang masayang buhay sa kwarto. O siyempre, pag malusog ang inyong katawan, ay talaga namang mahusay din ang ilalabas niyan. Ang output, siyempre yung libido ay mataas din. Ganun po yun. So alagaan ang inyong katawan. Ang inyong kalusugan ay napakahalaga sa usapin ng SEX. So ayan, number 5, pakikipagtalik sa iyong partner. Ayan, ang pakikipagtalik sa inyong partner ay maaring magpataas ng inyong libido or libog. Oh. So parang ano yan, siyempre bilang mag-asawa or mag-partner or magkarelasyon ay dapat hindi nawawala ang ganyan na gawain ninyong magkarelasyon. Wala namang masama kasi pag mas madalas na may ganyan ay talaga namang mas maganda yan sa katawan at
may kasabihan na you, when you don't use it, you lose it. Ibig sabihin nun, pag hindi mo ginagamit yan, ay maaring mawala sa iyo. So, the best na kung ano man yung ganyan na gawain na dapat ginagawa ng magkapareha ay ating gawin. Dahil yan ay nakakatulong at maganda sa ating SEX na buhay. Number 6, mag-relax. Tama. Ang pagre-relax sa pamamagitan ng iba't ibang uri tulad ng yoga, meditation, o yung simpleng pag-relax lang sa o nakaupo o nagpapahinga ay maaring makakatulong sa pagbabawas ng stress at magpapataas yan ng libido o libog sa katawan. So, ganun talaga. Dapat mayroon din tayong time para sa relaxation. Lahat ng bagay ay may mga time. Hindi naman pwedeng puro trabaho na lang. Trabaho, trabaho, at wala nang fun, wala nang relaxation. Tayo po ay mabubuang pag ganyan. Wala na tayong time for relaxation, ay may stress ang katawan. At pag na-stress ang katawan, stress na lahat yan, pati ang ating buhay sa kama. So, ayan, mag-relax. Mag-relax and take it easy, okay? Ayan. Number 7, maging adventurous sa kama o sa kwarto. Ibig sabihin yan, yun, papalawakin ang inyong mga ginagawa o sa inyong pamamagitan ng pag-explore sa inyong mga gawain sa kwarto. Ang mga pantasya ay maaaring yung pantasya niyong dalawa ay maaaring yung gawin para mas nakakadagdag or mas napapataas ang libido sa inyong katawan. Ganun yun. So, maging adventurous sa inyong pagniniig o sa inyong ginagawa. Ayan, number 7. Number 8, mag-aral ng mga bagong technique. Ibig sabihin, yung mga technique o siguro mga position siguro yan o sa basta mga technique sa kama or sa kwarto. Ang mga pag-aaral ng mga bagong technique sa pamamagitan ng pagbabasa o sa mga turo ay maaring magpapataas sa ating libido or libog. Siyempre, pag marami ka ng kaalaman, ay mas nakakatulong yan sa inyong SEX life. O, diba? So, hindi naman masama. Diba? Mag-aral. Diba? Marami tayong pwedeng matutunan sa mga bagong mga technique na yan. Number 9, magsarili or mag-master. Naku, ang mahirap banggitin to. Ang basta sa salitang kanto ay magsarili. Sariling sikap. Ang pagsasariling sikap ay maaring mapataas ang libog at mas mapapabuti ang function bilang mga magkapareha sa kwarto o mga SEX function. Ganun po yun. So, walang masama sa pagsasarili. So, mas nakakatulong pa yan para mapataas ang libido sa katawan. So, yan po. Number 9 po yan. Number 10. Mag-aral ng mga bagong pantasya or SEX fantasies. Yan. Ang mga pag-aaral ng mga bagong pantasya sa mga pamamagitan ng pagbabasa sa mga libro o sa mga turo ng mga expert ay maaring mas mapapataas ang libog or libido sa katawan. Katulad nung sinabi sa number 8 ay yan. Kung ano man yung mga technique o mga pantasya natin ay mas palalawigin natin sa ating mga kaalaman sa mga ganyang bagay. So ayan, mag-aral ng mga bagong pantasya. Number 11, magpakonsulta sa doktor. O, di ba? Kasi siyempre, pag may mga nararamdaman na tayong mga kakaibang mga sakit or karamdaman or medical condition na maaring makaapekto sa tibino natin, mas mainam na magpakonsulta sa doktor upang matukoy ang mga lunas at maaring gamot sa ating mga karamdaman tungkol sa ating SEX na lalong-lalo na sa lalaki or sa babae, kung meron namang mga medical conditions yan, ay kailangan ipaalam at magpakonsulta sa doktor. Number 12, magsumubok ng mga aphrodisiacs. Ano ba yung aphrodisiacs? Yan po yung mga pampagana. Yung mga kinakain na sinasabi na pampagana. Diba? Sa mga pagkain, andyan daw yung mga balot, ano pa ba?
Yung mga bawang, ano pa ba yung mga pampagana na sinasabi? Sibuyas, basta, di ba? Ang dami-dami dyan. Lalo-lalo sa ating mga Pilipino na medyo mahilig tayo sa mga ganyan. Subukan ang mga pagkain na kilala bilang mga aphrodisiacs. Ayan. Mga tulad ng mga tsokolate. Ayan, pwede pala yun. Mga oysters, mga ginseng ay maaring magpapataas o makakatulong sa pagpapataas ng libido sa katawan. So ayan, sumubok ng mga ganyan, aphrodisiacs. Walang masama kasi mukhang mga pagkain naman ito tsaka mga natural. Number 13, mag-usap o kausapin ang partner. Ang pagbubukas sa inyong partner tungkol sa inyong mga sex na pagnanais or inaasam at pantasya ay maaring makakatulong sa pagtaas ng libido. So the best pa rin na mag-usap kayong mag-partner kung ano yung mga kagustuhan nyo sa kwarto. So, di ba? So, walang nakakatalo sa mabuting usapan. Siyempre, sa mga lahat ng bagay na yan, kailangan nagkakasundo kayong dalawa. So, importante na mag-usap kayong dalawa. So, ayan po ang mga paraan para mapataas natin ang ating libido or ang libog sa katawan. So, ayan po. Sana po ay nakatulong ang mga tips na ito. So, next story time, and don't forget to subscribe.